Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si SPO3 Ricky Santa Isabel na isinasangkot sa pagdukot sa isang South Korean. Makibalita tayo kay Lala Roque. Halos isang linggo matapos ipag-utos ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang manhunt operation laban sa polis na si SPO3 Ricky Santa Isabel na sangkot umano sa pagdukot sa South Korean na si Ji Yik Ju, sumuko kagabi sa National Bureau of Investigation ang naturang polis. Sumuko raw si Santa Isabel sa NBI dahil mas ligtas daw ang kanyang pakiramdam sa kustodiya ng NBI. Babala ni De La Rosa sa NBI, huwag magpapagamit sa anyay katusuhan ni Santa Isabel. PNP siya. Alam niya wala na siyang kawala dito sa PNP talaga. Sa isang tawag kay De La Rosa, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nasa protective custody si Santa Isabel. Wala naman daw kasing warrant of arrest. Sabi ng PNP Chief, pinamamadali na ang paglabas ng warrant. I guarantee you, may kalalagyan niya mga pulis na yan. Hindi lang drugs. Yung mga piki-piki na warrant of arrest. Mga piki na warrant of arrest, gawa-gawa nila para takutin yung Chinese. Takutin yung Koreano, arestuhin ko no, pipirahan. May mga polis na ganyan ginagawa. Kaya dapat yan yung mga polis dapat magpapatayin. Naniniwala si De La Rosa na may retiradong polis na pumoprotekta kay Santa Isabel sa ilegal daw nitong gawain. Ang padrinong ito ni Santa Isabel, kabilang daw sa narco generals na pinangalanan noon ni Pangulong Duterte. Bukod raw kay Santa Isabel, may pitong iba pang sangkot sa pagdukot sa Koreano. Retired na polis, naging barangay captain ngayon, active na barangay captain, nasa listahan ng AIDG na nasa binanggit ni Presidente na yung listahan ni Presidente ng mga barangay captain na involved sa duga at nasa high value target natin sa AIDG. Nobyembre pa hawak ng DOJ ang reklamo laban kina Santa Isabel at kanyang mga kasamahan. Ayon kay Justice Undersecretary Erickson Balmes, na-assign na ang reklamo sa isang prosecutor para sa preliminary investigation. Naungkat ang kaso ng pagdukot kay G ng personal na humingi ng tulong ang may bahay ng Koreano kay De La Rosa at sa NBI. The last thing that she wants to say is please help her to find her husband as soon as possible. October 18, 2016, ang dukutin ng Koreanong negosyante sa kanya mismong bahay sa Angeles City, Pampanga. May mga nagpakilalang pulis daw na nagpunta sa bahay at nagdeklara ng raid. Dinukot daw si G at kinuha ang ilang personal na gamit gaya ng mga alahas, passport at sasakyan. Nagbayad daw ang pamilya ni G ng 5 milyong pisong ransom sa mga suspect. Pero muling humingi ang mga ito ng mahigit 4 na milyong piso. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang Koreano. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na malakas ang kaso laban kay Santa Isabel. Nakuha ng CCTV camera si Santa Isabel na 5 beses nagpabalik-balik sa subdivision kung saan nakatira si G. Naitalagang personnel ng holding and accounting unit ng Camp Crame si Santa Isabel noong Nobyembre. Nitong nakaraang linggo, nagbigay si Santa Isabel ng resignation letter sa PNP Headquarters Support Service. Pero sabi ni De La Rosa, hindi tinanggap ang resignation nito. Nauna nang itinanggi ni Santa Isabel, may kinalaman siya sa pagdukot. Lala Roque, GMA News.